hindi lang talaga basta ba, proven talaga siya. So yung next na magsasalita dito, isa sa mga tao na patunay, di ba? Hindi lang, no, hindi lang sa products natin, nagpatunay din na nagsimula lang sa produkto. Sino dito lang dito para sa products? Wala po? Sabi ko, hindi gusto mo na pera. So, eto parang hindi nga sa'yo. Nandito po kasi sa company natin, hindi ka lang matutulungan sa health, and at the same time, pwede kang matulungan sa bulsa. Okay, so yung taong to, ito po yung patunay. Natulungan siya sa health, and at the same time, di ba, munti-munti din na bago yung buhay niya. So, isa sa mga Sankarilet Executive Core Achiever sa company natin. Wow. So, without further ado, bigyan natin po na Millionaire's Club tong taong to. Okay lang po ba? Yes! Okay, so para sa taong to, 1 million! Yes! 2 million! 3 million! Million-million palakpak sa para sa ating speaker. The next speaker! Amazing morning! Share ko po naman sa inyo yung mga aking mga sisigan how God amazingly heal us. Actually, napapunta ako dito sa IAM Worldwide, hindi dahil sa products. Dahil, katulad nyo, sa ginawa ko, kinaladkat ko kayo dito. Ako din, ganun din yung ginawa ng friend ko. Ayaw na ayaw ko din, but not knowing na meron akong health condition. Yeah. So, kilala na nila ako. Yan yung aking family. Yan. And before ako napapunta sa IAM Worldwide, katulad ni Mentor Cecilia, isa rin po akong naging employee. Yan, but yan, alam din naman ang aking mga labor kapitbahay na yan. Ayan ang aking business. Yan, before. And ito, yan. Ito po yung aking angel monitor. Actually, taga, yun siya sa may bayan ng Marilao. And friend ko siya na talagang kinaladkad niya ako. And pinili talaga niya ako na tingnan ko kung anong meron kaya yung worldwide. Kasi that time, pandemic yan. So yung business, di ba, lahat ng businesses noon parang struggling. So, dinala niya ako dyan. Sabi niya, sige, panuuri mo lang. Kasi that time, sa Zoom lang yan. Yan, next. Yan. So, yan po. Siguro hindi rin alam ng aking mga ninana. Ako before, ay nag-bleed for 15 days. Yan. And, syempre, nadala ko sa ER. Sa Siemens Hospital. And kung mapapansin niyo dito, meron akong dalawang medicine lang na na-take. Kasi, every time na iinumin ko siya, parang nagiging gulay ako. Hindi na talaga ako mag-function. Nandito ako sa IAM Worldwide, guilty ako doon. Alam ko na yung barley. Pero hindi ko talaga siya tinitake everyday. Yes, nilasahan ko siya. Kasi that time, medyo nagbebenta-benta na ako. Pero hindi talaga yung ganun ka-seryoso. Yan. And yan. Para to check kung ano ba yung nagiging cause ng aking pag-bleed is, yan po, nagpa-ultrasound ako. And na-found out na meron akong tatlong cysts sa aking ovary. Yan. Next. Yan. Siyempre ako, di ba, hindi, alam mo na healthy ka, di ba, tapos bigla, malalaman mo na kailangan kang operahan kasi may sakit ka. So, hindi madali. So, yan yung aking driving nowhere, parang ako kasi kapag sobrang stress, lagi akong tinatanong saan ako pupunta. So, doon ko kasi habang driving na-analyze or parang there's something in pag nagta-travel or nagda-drive ako na nahihil or mas na-okay yung ano ko, parang ma-accept ko yung mga bagay-bagay yan. And yan po, siyempre, kailangan natin tanggapin. Una, tanggapin kasi hindi mo matutulungan ang sarili mo until hindi mo siya tinatanggap yung situation mo. And yan po, nag-ready ako for yan, internal medicine. And thanks
God kasi lahat ng aking laboratories, ECG, X-ray, lahat naman po yan is normal. Pero yan po, habang humihintay ko yung aking schedule ng operation, ang ginawa ko na po, actually, nung nag-decide ako na itigil ko yung aking pag-inom ng gamot, naginawa ko, uminom na ako ng barley. One sachet in the morning, empty stomach. Yan po yung pinaka-best time to take yung ating barley and one sachet before bed. And nag-add din ako ng garcinia kasi that time, mas malaki ako noon. So I believe na kapag mag-undergo ka ng any operation, yan, mas maganda na, di ba? Mas okay ka, mas magaan. Ang nakakatawa po dyan, actually pandemic yan, habang, di ba, kung halimbawa employed ka, pag may sakit ka, nakalib ka na yan, di ba? Pero ako, syempre pag nakalib ka, wala kang kita, pero ako that time, nasa salob lang ng bahay, pwede mo gawin yung business mo. Yan, and until dumating na po yung schedule ko for procedure ko is on December 15. Pero sabi nga, whatever you leave up in God, talagang tutulungan ka niya or magbibigay siya ng mas magandang way. And alam niyo po ba, yung prayer ko kay God, actually, hindi nag-agree yung husband ko na hindi ako magpa-opera. Kasi sabi niya, libre naman kami sa Siemens Hospital, but ayaw ko pong magpa-opera. Pero alam niyo po, ang ginawa ko, yung isang friend ko kasi nung December 15 yung schedule ko, December 14, tumawag sa akin yung friend ko, isang business partner din from Canada, eh talagang kinumbinse niya ako na huwag muna ako magpa-opera. And sabi niya, tingnan mo muna, kapag walang nagbago, eh magpa-opera ka. So parang na-convince niya ako na sinunod ko siya, pero napunta pa rin ako sa OB kasi scheduled ko yun and nagpaalam ako sa doctor ko. And sabi ng doctor ko, sige, after New Year ka na lang bumalik. Since yung validation naman ng mga clearance ko is 1 month. Yan. And yan po, ang ginawa ko bago ko bumalik sa aking OB, nagpa-ultrasound ulit ako. Kasi yung mabuti na lang, ang request ko for ultrasound, hindi ginagawa sa Siemens Hospital. Kasi sobrang haba ng pila doon. So, inalawa ko na sa labas ako magpa-ultrasound. So, yan po, nagpa-ultrasound ulit ako. And alam niyo po ba, sabi nung doctor sa akin, anong meron? Sabi niya, hindi naman ako buntis. Di ba usually, ang nagpapa-opera, ay nagpapa-ultrasound is yung mga pregnant. So, wala siyang makita. As in any mark na nagkaroon ako ng cyst. Imagine po, na-diagnose lang ako December 7. And that was January 21. Wala na siya. As in any mark. So, yung prayer ko na lumit lang siya para ituloy ko na lang mag-barley, hindi nangyari. Ang nangyari, totally nawala. So, in short, hindi na po ako ng opera. And that's why we are here. Sabi nga ni Sissy Clark, if you believe that your products and service can fulfill a true need, it is your moral obligation to sell it. Siyempre, di ba, ako natulungan ng product. Ako, isang negative din at hindi din naniniwala sa mga supplements. Pero natulungan. So, that's why sinishare ko pa rin, di ba? Pinipilit natin para alam natin na mas marami kasi nangangailangan. And from sharing mo, yan, nakakatawa po dito sa iba, di ba? Alam niyo po ba sa Facebook, lahat ng aking una, pangalawa mga bumili or nagtiwala sa akin or natulungan sa ating business, especially the product, hindi ko kakilala. From Palawan, siya yung first, tapos yun from Bataan. So, nagkaroon naman ng iba't ibang team sa ibang lugar. And alam niyo po, ngayon lang din ako dito nag-stay sa Bulacan na late akong dito talaga nag-share. Kasi mas nauna talaga akong tinawag sa ibang lugar. And alam niyo, nung nasa sabata na ko, na-realize ko, kasi yung marami yung may mga sakit, ma-share ko lang, yung mayroong ditong parang thyroid, oo. Nag-attend po siya ng IDP namin before. And nagulat ako, nung pagbalik ko ng
kabataan, niyayakap niya ako. So, alam ko, it's business. Sabi ko, baka kumita siya. Pero alam niyo po ba na in 1 month, nawala yung thyroid niya. As in, nawala. So, yun po, parang yung nagbigay sa akin ng energy na i-share ko pa, kasi mas marami pala yung tao na hindi nakakaalam na kailangan lang nilang malaman. Yan. So, yan po, si Mentor Ikay, na kahit saan, talagang sinusupport tayo. Yan po. And syempre, kapag yun nga, dahil business, nag-share ka ng products, may reward sa'yo. So, ang reward sa'yo ni God, yan, aside from your income, napapasama ka sa mga top earners ng company. Yan. Yan po. Yan po yung aking mga awards. Actually, hindi na lang siya updated. And, marami pa. Yan. And more to come. Yan po. And syempre, dahil din sa ganda or sa pag-share ng ating business, naging car achiever ako. Yan po. And syempre, corporate executive. Yan. Nomination ni Mentor Cecilia. Ano ba ang nagagawa ng isang summer executive o ano yung income, potential income na kayang ibigay ng isang summer executive. Yan po, and katulad ni Mentor Cecilia, nakakait din tayo ng travel, free travel incentives sa ating company. Dito sa ating company, doble-dobling bonus, di ba? Kumita ka na, at the same time, nakakapag-travel ka pa na libre. Yan po, iwanan ko lang po itong Bible verse na to. So, God's plan is always the best. Sometimes, the process is painful and hard, but don't forget that when God is silent, He's doing something for you. Yan, thank you so much po, and God bless us all. Back to you. Ayun, harap pa naman po natin si Mentor Alma. Next card po ba kayo? Niya para sa operation, tama? Yeah. Pero ang binigay ni Lord, tinanggal ni Lord, hindi niya tinuloy. Grabe, no? Kaya kung ikaw ang makakilala kang may tagal ng may mga ganun din situation, kaya dito ka kasi gagamitin ka ni Lord para ikaw yung maging way, di ba, na makilala nila yung Marley. Yeah. So, sobrang amazing po, no, ng products natin, tama?